Sumainyong Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang lahi ni Hesukristo na mula sa angka ni David, na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob, na ama ni Huda, at ang kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Huda kay Tamar, sina Fares at Sara. Sa Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab at si Aminadab ang ama ni Naason, na ama naman ni Salmon, na naging anak ni Salmon kay Rahab si Boos, at naging anak naman ni Boos kay Ruth si Obed. Si Obed ang ama ni Jesse, na ama ni Haring David. Naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias. Si Solomon naman ang ama ni Roboam, si Roboam ang ama ni Abias, at si Abias ang ama ni Asa, si Asa ang ama ni Josaphat. Si Josaphat ang ama ni Horam, na siya namang ama ni Uzias. Itong si Uzias ay ama ni Hotam, na ama ni Akas, at si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases, si Manases ang ama ni Amos, na ama naman ni Josias. Si Josias ang ama ni Jeconias at ang kanyang mga kapatid, panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Jeconias si Salatiel na ama ni Zorobabel. Si Zorobabel ang ama ni Abiud na ama ni Eliakim. Si Eliakim ang ama ni Asor, si Asor ang ama ni Sadok na ama ni Akuwim. Si Akuwim ang ama ni Eliud, si Eliud ang ama ni Eliasar, si Eliasar ang ama ni Matan na ama ni Jacob, at si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Sa makatuwid, labing apat ang salinlahi mula kay Abraham hanggang sa kay David, labing apat mula kay David hanggang sa pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia, at labing apat din mula sa pagkakatapon sa Babylonia hanggang kay Kristo. Ang mabuting balita na ating kaligtasan, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiipo po ang lahat. Magandang umaga! Magandang umaga po, Father. Kamusta po kayo? Batiin nyo nga yung mga katabi nyo. Good morning. Maaring nagtatanong yung iba sa atin kung bakit kinakailangan pang isa-isahin yung mga pangalang ito, no? Alam nyo po, mga kapatid, ang sumulat na ating ebanghelyo, si Mateo, ang layunin ng kanyang pagkakasulat ng kanyang ebanghelyo ay upang kumbinsihin ang kanyang mga kapwa Hudyo na itong si Jesus ang Kristo, ang Mesiyas, na matagal na nilang hinihintay, na magmumula sa lahi ni David, magmumula sa lahi ni Abraham. Kaya talagang hinimay-himay ni Mateo, iniisa-isa niya talaga, mula kay Abraham, kay David, patungo kay Hesukristo. No? At dito nga ay sinisikap niya na patunayan, ito na yung hinihintay natin. Si Hesukristong ating Panginoon. Okay? So mga kapatid, alamin nyo sa mga Hudyo, alam natin si Hesukristo ay isang Hudyo. Lahat ng kanyang mga alagad ay mga Hudyo. No? Mahalaga para sa kanila na they can trace back their bloodline to Abraham. Sapagkat kay Abraham nakipagtipan si Yahweh ang Diyos. Na sa kanya, sa ang pangako ni Yahweh kay Abraham, ikaw ang magiging ama ng mananampalataya at sa iyo magmumula, no? Sa iyo magmumula ang Mesiyas. At kay Abraham nga, mula kay Abraham sa kanyang mga pangako ng Diyos kay Abraham ay magkakaroon siya ng libu-libong mga anak na sindami ng mga bituin, no? At mula sa kanya ay pumili ang bayan. Pumili ng Diyos ang bayan at tinawag niyang the chosen people of God, no? Ang bayang pinili ng Diyos. Kaya mahalaga para sa mga Hudyo noong panahon ni Jesus
na talagang they can trace back their connection to Abraham. Otherwise, kung di mo kayang, if you cannot trace back your connection to Abraham, wala kang karapatang sabihin na ikaw ay kabilang sa bayang pinili ng Diyos. Kaya nga yung mga Israelita na nahaliwan na ng dugo ng mga Hintil, no? Gaya halimbawa ng mga Samaritano, itong mga Samaritanong ito, hindi sila kinikilala ng mga Hudyo sapagkat sila ay nahaluan na ng ibang dugo, dugo ng mga Hintil. Kaya hindi na sila kinikilala. So napakahalaga sa kanila yung pure bloodline from Abraham. At yun nga ang pinatunayan ni Mateo hanggang sa ating Panginoong Hesukristo. Okay? Nung dumating ang panahon na ng pagsilang ng tagapagligtas, ang bayang pinili ng Diyos ay halos nauubos na. Ang bayang pinili ng Diyos ay nagsimula sa 12 sons of Jacob. At ito yung naging mga tribo, naging 12 tribes. Subalit pagdating sa panahon ni Jesus, yun na lamang kanyang pinagmulan mula sa lahi ni Huda ang natitira. Ang mga Huda, na siyang tinatawag ng mga Hudyo, no? At kabilang dito si Jesus. At ang problema, nung dumating na ang Mesiyas, si Hesukristo, siya hindi tinanggap. No? He was rejected by his own people, by the Jews. No? Siya hindi kinilala. Siya ang Mesiyas, subalit hindi siya kinilala. Kaya nga, minabuti ng Panginoon, ayon na rin sa kanyang plano, na bumuo ng isang bagong bayan ng Diyos. At ito ay sinimulan niya sa pamagitan ng pagpili ng 12 apostol. At sa 12, ipinili niya nga si Simon na tinawag niyang Pedro. At kay Pedro, ipinagkatiwala ang mga susi ng kaharian ng langit. Ha? At doon nagsimula ang bagong bayan ng Diyos. Nakipagtipan si Hesukristo sa pamagitan ng mga apostol. No? Itinayo niya ang kanyang simbahan o ang kanyang iglesia. So mga kapatid, mahalagang maunawaan natin na isa ang simbahang itinatag ni Kristo. Iisa. Sapagkat sa dami ng mga sekta ngayon na nagsasabing kami ang tunay na simbahang itinatag ni Kristo. Kami ay lamang ang nagpo-proclaim ng full gospel. No? We are the only full gospel church. Kami ang tunay na simbahang itinatag ni Kristo. Marami ngayon ganyang sekta na they claim na sila ang tunay na simbahang itinatag ni Kristo. Subalit tandaan natin, iisa lamang ang simbahang tinatag ni Kristo at ito ay kay Simon Pedro. No? Kaya kung kayo ang tunay na simbahang tinatag ni Kristo, kailangan din na you can trace back your connection to Peter. Sapagkat kung hindi mo kayang i-trace back ang iyong connection kay Peter, hindi ka, you cannot claim na kayo ang tunay na simbahang tinatag ni Kristo. At yun nga, mula kay Pedro, alam naman ni Pedro na hindi naman siya mabubuhay habang panahon, kaya ang kanyang kapangyarihan ay kanyang hinand over, no? Kanyang ipinagkatiwala sa mga susunod sa kanya. At ganun nga ang nangyari. Isinalin sa mga susunod na henerasyon hanggang sa ito'y nakaabot sa atin. At ang nagpatuloy ng gawain ni Pedro hanggang sa ating panahon ay walang iba kundi ating Santo Papa. Anong pangalan ating Santo Papa? Si Pope Francis. Lakasan nyo, Pope Francis. Sabihin nyo, Pope Francis. Yan. Yan ang ating koneksyon kay Pedro. Si Pedro kung tutuusin natin ng unang Papa. Kaya lamang, noong mga panahon yun ay hindi pa ganun klaro ang mga tawag. Subalit, ang kanyang kapangyarihan ay naisalin hanggang sa dumating sa ating panahon, hanggang ito ay makarating sa ating Santo Papa. Kung sino man sa ngayon, kung sino ang obispo sa Roma, siya ang kinikilalang Santo Papa. Okay? Ang ating Papa, Pope. At ang simbahang ito ay pandaigdigan, no? O buong mundo. Maraming bansa. Kaya siyempre, hindi ito kayang pamunuan ng Santo Papa, kaya kinakailangan siyang mag-ordain o magtalaga ng mga obispo upang italaga sa bawat diocese.
Gaya natin, tayo ay kabilang sa isang diocese. Alam ba niyo kung anong pangalan ng diocese natin? Anong pangalan ng ating diocese? Diocese of Antipolo. Sabihin niyo, Diocese of Antipolo. Okay, tatandaan niyo yan. Lahat ng diocese may obispo. Anong pangalan ng ating bishop? Bishop Francis de Leon. Sabihin niyo, Francis de Leon. O, tatandaan niyo yun, ha? At malaki ang sakop ng Diocese ng Antipolo, buong Rizal Province plus Marikina. Malaki. Kaya kinakailangan isubdivide ito into small community na tinatawag nating parokya. Gaya natin, tayo nabibilang sa isang parokya. Anong pangalan natin parokya? Okay. O sa English, Our Lady of Aransasso Parish. Sabihin nyo nga, Our Lady of Aransasso Parish. Oh, yun. Mas madali kasi tandaan yung English, no? Our Lady of Aransasso Parish. At bawat parokya may parish priest. Kilala nyo ba kung sinong parish priest nyo? Sino? Oh, ako po yun. Father Rick Eguia. Sabihin nyo nga, Father Rick Eguia. Okay. So mahalagang alam nyo ito, sapagkat pagkayo tinatanong bilang Katoliko, madalas ang tanong ay, saan kang parokya? Susunod na tanong, sino ang parish priest mo? Kasi that is your spiritual family. Kapag hindi mo yung kayang sagutin, maaaring nasisimba ka, pero para kang isang floating butterfly na kung saan saan lang dumadapo-dapo, na wala namang kinabibilangan. Hindi ganun, no? Tandaan natin, mga kapatid, nang tayo binyagan, tayo isinilang sa isang pamayanan na tinatawag na parokya. You belong to a particular parish. You belong to a particular parish. At mahalaga na talagang nakakatiyak ka na ikay binyagan, sapagkat yan lamang ang tanging, ang unang daan upang ikaw ay isilang sa isang pamayanan. Isilang bilang sa bayang bagong bayan ng Diyos. Kaya nga po, sa mga naglilingkod sa parokya, ang una naming hinihingi ay baptismal certificate. Sapagkat yan ang patibay na ikaw ay tunay na Katoliko. Ikaw ay tunay na kabilang. At yun nga, pag kami humihingi ng baptismal certificate, nagugulat yung iba. Sabi, ay Father, ang nakalagay sa aking baptismal certificate ay Iglesia Independiente. Ano ba yun? Aglipay. Aglipay ka, hindi ka Katolik. No? Hindi po pareho ang aglipay sa Katolik. Bagamat ginagaya lamang nilang ating mga services, hindi po yun pareho. Sapagkat sila po'y tumiwalag. Hindi na po naman sila nagbalik. No? So yun, sasabihin namang iba, ay Father, sabi ng nanay ko, hindi pala ako napabinyagan, nakalimutan daw niya. Ang dami pong ganun, nakalimutan. Lalo na sa panahon natin ngayon na maraming nanay nag-overseas worker, nakakaligtaan talaga magpabinyag ng anak. So, hindi daw pala, sakalang nila nalaman, hindi pala ako binyag, Father. Ang tagal-tagal ko na nagsisimba, nagkukumunyon ako, hindi pala ako binyagan, Father. Kaya mahalaga, meron kayong kopya na inyong baptismal certificate, sapagkat yun lamang magpapatunay na kayo ay tunay na binyagang Katoliko, tunay na binyagang Kristiyano. Okay? So mahalaga yun. Sapagkat yun ang nagtataglay na ating Catholic identity. Okay? Doon nakalagay. At saka baka kayo magulat pag nakita ninyo inyong baptismal certificate at birth certificate, sasabihin nyo, baka magulat, ay bakit magkaiba yung pangalan ng tatay ko? May mga ganun eh. Paano? Iba na yung tatay nung binyagan. Iba yung tatay nung pinanganap. May mga ganun cases. Kaya mahalaga na meron, bukod sa birth certificate na tinatago ninyo, dapat tinatago nyo rin ang baptismal. Okay? Kaya nga po ngayon, kapag nag-a-apply na ng binyag, ng kasal, hinihingi talaga namin ang birth certificate para matiyak na iisa yung mga data at information na nakasulat para hindi na kayo nagkakagulo. No? So, yon. Kasi minsan po may mga nagpapabinyag, sumisingit na lamang. Hindi pala nag-apply. No?
Basta na lang pumipila. Ano, bibinyaga naman, nakakalusot. Yun ang nakakalungkot, no? So mga kapatid, bakit ko ba sinasabi ito sa inyo? Kung sa lumang tipan, sa dating bayan ng Diyos, mahalaga na you can trace back your connection to Abraham para masabi mong you belong to the chosen people of God. Sa bagong tipan ng Panginoon, mahalaga din na you can trace back your connection to Peter. At yun ay mula kay Peter, patungo sa ating mga obispo, patungo sa ating mga kura-paroko. Kaya mahalaga na ang inyong connection sa inyong kura-paroko. Sapagkat ang kura-paroko ang tinutulig na ama ng ating pamayanan. Kung sino man ang pumalit sa akin, no? Ay ako ang itinuturing, ang Paris Priest ang tinuturing na ama ng pamayanan. Mahalaga ang ating pagiging connected sa simbahan. Itinuring nga ng Panginoon, ang kanyang ipinakita ngang paghalimbawa ay yung the vine and the branches. Alam natin yon, di ba? Hindi man nanatiling buhay ang tangkay o ang sanga kung ihihiwalay sa puno. Ganon din tayo. Iisa ang puno ng simbahang tinatag ni Kristo. Kinakailangan tayo nakaugnay sa puno. Sapagkat padadaluyin ng Panginoon ang kanyang biyaya, ang kanyang pagliligtas, ay padadaluyin niya sa simbahang kanyang pinatinatag. O paano ka makikinabang kung ikay kahiwalay? Kaya nga po mga kapatid, you cannot be a freelance Catholic. Hindi pwedeng ganon, no? Hindi pwedeng ikaw ay nagsasariling Katoliko. Walang ganon. Mananatili ka lamang Katoliko kung nakaugnay ka sa simbahang itinatag ni Kristo kay Pedro. Ganon yung kahalaga. Okay? Manatili tayong nakaugnay sapagkat ang kanyang pagliligtas ay padadaloy niya sa simbahan. Halimbawa ay gusto mong magpabinyag, saan ka pupunta? Gusto mong magkumpisal, saan ka pupunta? Gusto mong magpakasal, saan ka pupunta? Sa born again? Halimbawa ay magpapakasal ka, tatawag ka ng anointing of the sick sa simbahan. Ang pagliligtas ni Kristo ay padadaluyin niya sa simbahan. E paano kung tayo itiwalag? Paano kung tayo hindi nakaugnay sa simbahan? Paano mo matatanggap ang biyaya ni Kristo? Kaya napakahalaga po mga kapatid na tayo ay for us to stay, to remain connected to the church established by Jesus, no? In Peter. Mahalaga yun. Okay? Kaya nga mga kapatid, pasalamatan natin ang Diyos at tayo ay narito, nakaugnay sa simbahang itinatag ni Kristo kay Pedro. So tumayo na tayo at para sa panalangin ng bayan.